Acer laptop tayo guys, na binuksan ko na, no power, Aspire ES14 E542. So pagbukas ko pa lang, meron na akong nakitang sunog dito sa MOSFET niya. Dito yung battery, tanggalin natin. At dito yung connection ng power. So try natin na isaksak yung adapter kung may ano ba. May voltage pa tayo doon. So meron tayong 19 volts. Dito tayo kukuha ng volts dito sa red. Dito. Ayun, sunog ko, tignan mo. Maapoy. So sunog talaga yung board niya, yung MOSFET. So try natin itong tanggalin. Ito. Tanggalin muna natin yung CMOS battery. Sirang-sira talaga yung board niya, yung ano niya, sunog talaga yung pati yung socket. So try natin tanggalin muna yan guys sa una. So yun, buksan na natin dito sa likod, ang daming dumi, mga alikabok at mga ano yan. So, linisan natin yung board. Brush lang. Tapos i-remove natin tong MOSFET, guys. Na yung mga kasinay lang yung pakagyan ninyo masecure kasi po na mawin, hindi yan, nabasag yung MOSFET. Ito din natin makita yung number nito, pati yung sa board nabasag talaga. Tapos ito may natanggal na maliit na kapasitor. Balik natin yan. So may balik natin kasi may natanggal na maliit na kapasitor. Ito
balik na natin sa pwesto guys. Napakaliit niya. Ito sira na talaga. Ito yung kanyang board na dapat dyan talaga ilagay yung contact. Ito yung natira. Linisin lang muna natin. Wala yung maliit na pasito. So sa nakita ko dito sa board niya, yung kapasitor na pangatlo dito is kasi nawala is na filter to guys, kasi naka-series yan sila. So filter capacity natira. So try lang natin hindi natin palitan yan. So yung gagawin natin dito kasi MOSFET yung nasunog, is try natin kung may short ba dito, banda dito sa board. Kung walang short, ang gagawin natin is i-jumper natin yung 19 volts dito hanggang dito, diretso na pag walang short dito. Ito yung positive yan, tapos grounded na siya dito. So check natin sa likod. Same pa rin, lagay natin dito. Diyan. So, itong capacitor na to short din. Ito. Ito. Yan, short. Ito, okay. Itong diode na to, wala ang problema. So far, ito lang nakita natin. Short. So, tignan pa natin yung iba dito. Wala na ang problema. Ito lang at ito. Lang talaga. So, kunin natin tong capacitor na to guys. Dapat kasi pag capacitor isang side lang yung tumunog. Pag dalawang side, short yan. Pero hindi ibig sabihin na nag-beep yung capacitor is short yung capacitor. Minsan may iba pang component na nag-cause ng short, kaya nag-short din yung linya ng capacitor. So check natin yung capacitor pag short na ito. So tignan nyo. Okay yung kapasitor niya. Walang problema yung kapasitor. Ito, short. Tignan natin kung short pa rin. Ayan. So, may short pa rin tayo kahit nirimove na natin itong kapasitor. I-set aside natin itong isa.
ayusin natin sa linis muna guys, pagka may nag ground it na dito dahil sa sunog. So yun, nag short na talaga yung ano, negative at positive. At sa likod, kung i-testing natin yung diode, short din. So ito natin kunin tong diode. So yun, na-remove natin yung diode. Check natin yung short pa rin ba. So okay lang yung diode, walang short yung diode. Pero ang linya niya dito short pa rin. Ayan, so narinig mo natin yung maliit na filter. Test na ulit natin sa continuity mode. Unison muna natin. Short pa rin. Check natin itong dalawang kapasitor maliit. Short na din yung kapasitor. Tinuloy ko yung troubleshooting kasi nag-launch ako. So nawala yung short na guys nung kiniskis ko yung pad talaga. Tignan nyo, kiniskis ko yung pad talaga niya kasi parang may nag-short doon sa baterya sa positive terminal at negative. So nawala yung short dyan, pati yung sa likod, yung sa dito sa diode nawala rin wala yung short. Pero di ko pa na-test yung sa may kapasitor. Tignan ko lang kung nawala ba rin yung short doon sa may malaking kapasitor. Yung tinanggal natin una. So doon sa kapasitor may short siya, pero dito wala na. At saka yung mga maliliit na transistor, I mean kapasitor, wala na. So dito na lang yung may short yung kanina. Two hours later. Ito na yung update guys sa work natin, sa dami ng tinitrace ko guys. Di ko na video kasi ang haba na ng video at parang sumuko na ako. Pero nag-continue ako sa pag-trace guys. Iniisa-isa kong remove. For example, itong MOSFET. Rinemove ko kasi short to dati. Rinemove ko yan. Same pa rin. Nag-beep pa rin. Meaning short to ground. Tapos may nakita rin ako dito. Ito. Itong kapasitor na to guys. Short din. Nag-beep.
So ginawa ko, ni-remove ko tong MOSFET na to. Pag remove ko, short pa rin guys, kahit ni-remove na to, grounded pa rin. So yung next ginawa ko, ito ni-remove ko ng IC. So pag remove ko, same pa rin short guys. So sinauli ko na lahat. At pag further test ko pa dito, makita nyo naman na may flux. Pag test ko sa dalawang kapasitor, no, short din, short to grounded siya. So yung ginawa ko, ni-remove po yung IC ito. Remove po yung IC na yan. So parang remove ko sa IC na yan guys, short pa rin. So para nawalan ako ng pag-asa dun, kasi halo short lahat. So nag further ako ng checking. So binuksan ko to yung kanina sa start, yung masyadong madumi. May nakita ko dito isang kapasitor guys na nag-iba yung kulay. Hindi na din na malayan yun. Ito yun. Ito yun. Medyo yan. Medyo iba na yung kanyang forma. Tignan natin sa microscope. Tignan natin. Ayun. Parang may sunog siya guys. Nakita niya parang may sunog sa gitna. So yan, nakita ko yan. Dito yan nakalagay. Dito yan nakalagay sa isang power supply section. Dito. Dito. So pag remove ko yan guys, automatic lahat ng short. Lahat ng short dito, dito, at saka dito, at saka yung sa likod, nawala lahat yung short. So maliban doon guys, maliban doon sa mga ni-remove natin piece sa parts, ito lang talaga yung cost ng short circuit itong kapasitor na to. Pag test ko sa kapasitor, nag-beep yan. Ito meaning short siya. So pag short circuit guys, automatic unang itest or hanapin talaga is yung kapasitor. So hanap tayo niya ng kapalit. So try natin tong tignan kung ano ba to. Oh, so power supply section to, so dapat nating hanapan ng kapalito dito guys. Pag may mga ganito kasi may coil, pag may mga ganyang coil, power supply section yan lahat ganyan. May 19 volts yan sa isang kapasitor na papasok dyan. Dito may 19 volts like this. Ito 19 volts, ito 19 volts. Dito 19 volts itong dalawa. Dito may ito 19 volts dito. So ito isang section din to ng supply dito, pasok itong 19 volts. So kailangan natin yung palitan. So yung ni-remove natin mga parts kanina guys is ibalik na natin yung ni-remove natin parts kanina. Teka lang. Ito yung mga ni-remove natin parts kanina na sinaspect natin o remove para matry sa ating yung short circuit. So ibalik ko muna yan guys, at pagkatapos nyan is mag-update na ako kasi masyadong mahaba na yung video. So yan, nabalik ko na lahat yung parts. Ito yung diode kanina na short. So test lang natin quick kung may short ka ba. So yan, wala nang short. Itong mga tines ko is shorted to kanina. Wala na. So yung gawin natin ngayon is hanapin natin yung spare dito. Tapos ito na gawin natin tong nawalang MOSFET kanina. So hanapin lang tayo ng similar na value dyan. So may spare tayo dito na board.
hanap lang ako ng magkaparehong sukat. So ito pala yung sira na no kapasitor na na-test natin kanina. Parinig ko lang kung short pa o hindi. Ayan. Dito na. So short talaga yung maliit na kapasitor. So may nakita ko dito ng same size niya. Ito. Ito na lang. Kahit na hindi natin alam ng value, try lang natin ito. So ayan, nakabit ko na yung isang supply, kapasitor. So testing natin. So goods tayo, walang short. Sa mga coils, walang short. Dapat check mo mga coils pag tumunog, basahin nyo yung value. Pag malaki lang value compare sa ganito, sa talagang short, okay lang yan. Ayan. So yung gagawin ko dyan, itatap ko na lang dyan diretso sa kabilang. I-jumper ko na lang yan guys. Jumper ko na lang yan sa kabilang. So ginawa ko jumper lang yun ha, kasi mas fit yan, pero kasi hindi natin mapalitan talaga, so jumper ko na lang yan from positive to diretso sa kabilang pa, kasi yung MOSFET is switching lang yan, so nasisira yan pag may component dito nasira. So ibig sabihin nito, may delikado tong laptop na to pag may masirat na naman dito na ibang component na kapasitor, possibly may ibang IC na yung masiraan. So before natin i-try power on, check muna natin last kung may short circuit pa ba. So wala. So to test natin pa guys. So yung power button dito is nasa ano, nasa keyboard ang power button nito.
ito na ang katotohanan. Check natin kung may voltage pa na pumasok dun sa ating jumper. Ayan, may 19 volts tayo. Para makita nyo. So, ito yung jumper natin. So, bakit din nyo nakita. Ayan, may 19 volts na tayo dyan. So, try natin i-jumper yung switch. Yun. So may power na siya, guys. Tignan natin. Pero namatay siya. Ayun, nag-power on ulit. Hindi ko alam kung may RAM ba to or wala. So far nag-power on na siya pero wala pa siyang display sa likod. Ayun, may display na. Ayun. So, successful, guys. Successful yung troubleshoot natin. Kahit na muntik na akong sumuko at medyo natagalan tayo. Buti na lang at nakita natin yung fault. So, kaya pala ginamper ko yung nilang diretso dyan. Kasi MOSFET is continuity lang yan. Switching siya sa main board. So direct yan front ang dumadalo yan doon sa kabilang linya. So okay lang i-jumper natin kapag siguro natin na wala talaga siyang ibang problema, walang short. Kasi pag ganyan na yung posisyon niya, delikado yan pag may short pa na ibang pisa na hindi mo masiguro. Baka may masira pa. So far okay naman siya, guys. Kasi hindi naman tayo magkapag-replace ng MOSFET dyan kasi wala na yung pads, wipe out na yan lahat. So assemble ko lang to at assemble ko lang to, guys. Ayan, huli nakita nyo. Siya na yung hard disk. Ayan. Ayan na, guys. So naglo-load na. So kung magtanong kayo sa akin bakit yung isang dito kanina hindi, yung dito hindi natin binalik yung isang nawala. Kasi filter lang yan, tatlo yan. So, kahit makunan yan ng isa, mawala ng isa, walang problema. So, wala tong extra RAM slot lang to, guys. May built-in RAM siya sa likod. Yung mga IC lang. So, ayan, nag-load na. Wait na lang natin. So, while waiting, i-cleaning ko lang yung final dito sa likod. So, yung sa ating ginajumper. Ayan. So ayan, guys, successful tayo.
successful yung ating ginagawa, guys. Yun. So guys, thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and leave a comments below. Lahat ng video natin ay walang tampered, kahit may cutting tayo, pero totoo talaga yung ginagawa natin. Wala tayong mga fake na repair dito. So, peace.